love Jesus, and of course, if you love Jesus, you must love the church. Kung mahal niyo si Lord, kailangan mahal niyo rin si yung church niya. I think I need to change my... Salamat po sa ating sound man. Marami po siyang eksperimento. So, praise God, Elder June, for your service unto the Lord. Welcome back, Ate Linda. Thanks the Lord. Thank the Lord for coming. Mga taga-Kalindola, marami tayo ngayon, mga bata. Salamat, Tatay Ray. Salamat sa Diyos. Okay. So, atin pong paksa ngayon ay tungkol sa church pa rin kasi I believe na ang Kristiyanismo ay hindi magpo-flourish, magpapatuloy kung wala ang church. Tama po ba ako? Ay siya. Handa na ba kayo makinig? Mukhang hindi pa. Sino sa inyo ang hindi pa nag-aagahan? Oh, maganda yon, yung hindi pa nag-aagahan para mabawasan yung taba. Okay, so maligayang mapagpalang araw ng Panginoon. Kahapon po ay 10th year anniversary po ng Global Hope Foundation. After 10 years po ay nagkaroon po ng pagtitipon kahapon sa Green Hills Christian Fellowship. And ako po at kasama ng aking pamilya ay pumunta kami doon at kami nagdiwang. At ito ay isa ring paraan para pasalamatan ng Diyos sa kanyang katapatan sa Global Hope Foundation. Ito po ay natatag noong taong 2013. Isa po ako na inyong lingkod sa mga founding directors. So hanggang ngayon ay director pa rin po ng Global Hope. At yan po ay isang blessing din sa akin bilang isang pastor na maging kabilang sa ganitong uri ng gawain. Kasi I believe na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang limitado sa apat na sulok ng ating iglesia, kundi lalo tigit dapat yung kaharian ng Diyos na dadala sa labas. So doon sa aming pagtitipon kahapon, yung aking kaibigang pastor na halos more than 2 years kong hindi nakita, siya po ay pastor ng Green Hills Christian Fellowship sa Makati. Sabi niya, "Pastor, how many years have you been pastoring in Muntinlupa?" So kinuwenta ko yung time, 2005 until this year. Sabi ko, "I'm going 18 years na sa biyaya ng Diyos." Sabi niya, "Ilang church na pinastor mo?" "Ah, ito pa lang," sabi ko. So he was surprised that as I say that ito pa lang yung church na pinapastor ko for the past 17 years. Kasi sabi niya, madalang na kasi yung pastor ngayon na tumatagal sa iisang church. May mga pastor naman talagang tumatagal sa iisang church. Eh, napag-isip ko habang narinig ko ito, kung mayroong pastor na madalang na magtagal sa isang church, meron kayang mga members sa church na madalang na mag-stay sa iisang church? Alam niyo po, ang mga local churches ngayon, parang nag-ulputang, parang kabuti, ano? Anywhere you can find, sa highway, ang dami mga churches. May mga churches na dati iisa, naging dalawa, kasi nag-away-away yung mga miyembro, pati yung pastor, mga leader, yung isa, naging dalawa, nahati. At meron naman din mga matatagal ng members sa church na iisa, pero lumipat. At ang dahilan, hindi dahil sila'y lumipat ng tirahan, kundi ang kalilang dahilan, hindi lamang sila nagkaunawaan sa ilang mga bagay sa church. So, nagwatak-watak sila. Umalis sila, iniwanan nila yung kanilang church. Meron naman mga Christian na paiba-iba ng church. Pupunta doon sa isang church sa Alabang, sa Linggo, tapos sa isang church sa Santa Rosa, sa susunod na Linggo. Merong mga ganon. No, church hopping, ika nga, patalon-talon, parang tipaklong ba yung tumatalong? Tipaklong, ano? Ah, palaka. So, may mga ganong uri ng mga Christians na hindi mag-stay sa isang church, paiba-iba, hindi natin maintindihan kung anong hinahanap. At siguro, mananatili lamang sila sa isang church kapag nahanap na nila yung kanilang paboritong church, yung nagsusuot, umaakma doon sa kanilang taste, sa kanilang preference, yun ang church na pipiliin nila para mag-stay.
Pero kapag ang church na yon ay hindi na suit sa kanilang panlasa o sa kanilang mga naisin, saglit din, pwede nilang palitan ng church na yon. Bakit po kaya nangyayari itong mga bagay na to? Ano kaya ang dahilan bakit ang mga Kristiyano hindi lamang nag-i-stay sa isang church? Bakit kaya palipat-lipat ng mga churches? I believe na ang tanging malaking dahilan nito, I believe, theologically, is their improper understanding of the doctrine of the church. Hindi kompleto o hindi tama yung pag-unawa nila sa katuruan ng Bible tungkol sa church. Kaya palipat-lipat sila, hindi nagtatagal sa isang church dahil kulang o hindi tama ang pagkaunawa nila sa kahulugan ng church. Alam niyo po, for the past 17 years ng pagpapastor ko dito sa Villa Carolina Bible Christian Church, ito po yung malaking reason why I keep on staying in this church. I have this theological sound knowledge of what the church is from the Bible. You know, to be honest with you, recently I've received an email inviting me to apply for a pastoral ministry in one church in Tokyo. And then, alongside with that is the compensation, and of course, it's an international church. And I was just thinking, why I have to leave the church? Why should I go there to pastor another church there? What's the difference between pastoring a church somewhere in urban Tokyo and staying in this small church? I don't think there is any difference, because that is a church of Christ, and you guys are also members of the church of Christ. Amen? So there's no big difference. Siguro maiba lang yung environment, yung ministry setting, yung mga taong papastorin mo, yung income, of course, very promising, but the same kind of people, members of the body of Christ that you are to pastor. And so, niisip ko, maaari pa kaya magbago yung isip ko. As I try to analyze this kind of offer, I've decided only one thing, that is to remain here to pastor the church. Because this is the Lord's church. I don't know your reason, mga kapatid, why you have decided to join and become a member of this church. A local church here in Muntinlupa, very small. Ang hirap puntahan, papasok ka pa sa loob, mahirap ang parking. I don't know your only reason why you decided to stay in Villa Carolina Bible Christian Church. You know, some of you, dinatnan ko na rito way back 16 years ago. Same kind of faces. Ano? Marami na rin kinuha si Lord. Na-promote na sa glory. Ang iba naman sa inyo ay mga bata pa noon, ngayon mga matured na. Si Ramram, nakikita ko, malaki pa sa akin. Damulag na eh, no? Latin. Di ba? So, ang iba naman, yung mga unang dinatnan ko dito, nangawala na. Yung iba, nagpaalam ng maayos. Yung iba, bigla na lamang na-rapture. Di ko alam kung saan nagpunta. So, this is the pastoral ministry that I'm into. And it's not just me na nagaka-experience ng ganito sa ministry. When we are talking about church ministry, yung mga fellow pastors like me talking about the same kind of thing. That's why pastoral ministry is a calling. It's not a profession. It's not a job. It's not to be paid in a salary form. It's a calling to stay and to pastor the Church of Christ, although there are lots of responsibilities and privileges as well to pastor the Church of the Lord Jesus Christ. So why do you stay here? I hope your main reason of staying here is not because andito yung family namin, kaya no choice ako kundi mag-join na rin sa Villa Carolina. It's not because dito ako pinanganak. It's not because leaders ang aking magulang. It's not because I have something to contribute to the church. Your sole reason must be for staying in our church is this: because you have fully understood the meaning of the church. Nothing else.
If you have fully understood, kung totally naunawaan mo ang kahulugan ng salitang iglesia, you will commit yourself, the whole of your life, into Christ through the local church membership. Amen? Pero kung mabuhay ang understanding mo ng teaching about church, palipat-lipat ka ng church. Wala kang loyalty. Magaling pa sa SM Advantage Card. Pagka bumili ka, may loyalty ng SM. Ano? Magpapalipat-lipat ka, pupunta ka sa ganun. Pag naaya ka ng barkada, ay maganda doon. Mahusay mag-preach, mahusay tumugtog, mahusay mag-songlit, pupunta ka doon. Because your understanding, ang iyong pagkaunawa sa doctrine of church is very narrow, very shallow, improper probably. That's why you decided to leave. And so, with that in mind, I've decided to choose this theme for July. And this is the theme for our preaching. I'll be most of the time preaching from this pulpit about the church. This is the theme, the disciples' understanding of the church. The disciples' understanding of the church. So why did I choose this theme? Bakit po ba ito ang pinili ko? Because I want each of us to elevate our concept of the local church and our church membership. Gusto ko na iangat natin yung level ng ating pagkaunawa, ng ating commitment sa local church na meron tayo. Not just because we are so few in number, but because this is the church of Christ. No other reason than that. Not because pag umalis ako, konti na lang matitira. So I would rather stay than leave because konti na nga lang sila, alis pa ako. No, that is not your reason for staying. Your reason to stay here, hopefully until the Lord calls you home, is because you have fully understood na unawaan mo talaga ang katuruan ng Bible tungkol sa church. No? So that's why I've chosen this theme. At kapag naunawaan natin mula sa Bible ang tunay na kahulugan, tunay na layunin, tunay na misyon ng church, ay dyan na ho magsisimula yung ating pagtatalaga ng ating sarili para doon sa tinatawag nating process of discipleship. Yan po yung ating annual theme, developing a culture of Christian discipleship. Paano mangyayari yon? Well, we need to understand, dapat maunawaan natin itong kahulugan ng church. Kaya this month of July, I would like to focus on this theme na maunawaan natin as disciples of Christ, what is the church of Jesus Christ. And I believe, mas malalim na pagkaunawa, mas malalim na pagtatalaga. Mas malalim na pagtatalaga, mas maunlad na buhay iglesia. Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, gising ka na. Huwag ka nang umalis. Dito ka lang. Ang dami nating mga kabataan. Pag ito mga nagsilaki dito, sila yung mga manunugtog dito. Sila yung mga song leader dito. At pula sa kanila, may magpapastor. Kung hindi man galing sa aking anak. Siyempre, gusto ko rin ang aking anak itawagin ni Lord. Eh, hindi naman akong tumatawag, kundi si Lord. Pag pinipilit ko, baka lalong tumanggi. Si Lord na lang tumawag. So, hindi natin alam kung pwedeng gawin ni Lord, pero I believe, pag malalim ang ating unawa church, mas malalim ang ating pagtatalaga, mas maunlad ang ating buhay, our church life. At kapag mali naman ang ating pagkaunawa sa kahulugan ng church na nakadepende sa ating taste, type ko yung church na yon kasi ang lamig doon. Eh paano pag bumigay ng isang aircon, aalis ka na, bumigay na nga, yan. Pag ito'y nakabati sa ating taste, ay, ang ganda ng song leader. Oh. Ay, ang bait ng teacher, lagi may pamerienda. Yun ba yung ating pinaka-dahilan para tayo magtatalaga ng sarili? No, not that. Hindi ayon sa ating taste, hindi sa ating preferences, hindi sa type of people na nasa church, hindi sa kalagayang pang-ekonomiya ng church, hindi sa location ng church, not even because of the programs or even the denominational affiliation or even the activities that is inside the church, that are inside the church, ang ating magiging basis ng pagtatalaga ng sarili sa church. Pag yan ang ating magiging mga batayan, mabuhay. Pag sinabing mabuhay, shaky ang ating buhay pananampalataya. Sa alip, dapat maunawaan natin
kung ano talaga ang church mula sa salita ng Diyos. So, I have here some definition of the church. Ito yun, ha, mga bata, mga kapatid. Ang church ay religious institution, isang relihiyon, isang samahang pang-relihiyon. Halimbawa, Roman Catholic, Anglican, Protestants, Methodist, Baptist, Presbyterian, iba-iba preachers, no? So, yun ang kanilang pagkaunawa. Isang samahang pang-relihiyon, yun daw yung church. Pangalawa, ang church daw ay dinidefined by the size. Ngayon, uso na yung tinatawag na small church, house church, at yung trend, mega church. Mega church. No? Dahil malaki, kaya mega. No? Mega. May ganun pala, no? And then, pangatlo, in church daw is defined by the theological views of the church. Ano yung pananiwala ng church na yon? Meron churches na conservative. Ang mga babae dapat mahaba ang buhok. Dapat hindi nagpapantalon ng mga babae. Tingnan mo nga kung sino nakapantalon diyan. Yan ang mga conservative. Oo, meron ganun church. O, hindi mo na ngayon kasi ang problema dito ngayon, hindi mo na alam kung sino ang nakapantalon na babae at lalaki at nakapaldang babae o lalaki. Meron ganung pangyayari ngayon kaya ang hirap i-identify. Ang iba naman liberal. Pag sinabing liberal, hindi naniniwala na ang Bible ay purong salita ng Diyos. No? Marami dito sa Pilipinas ang liberal ang pananaw tungkol sa Biblia. Ang Bible ay hindi purong salita ng Diyos. Naglalaman ng salita ng Diyos, pero si Satanas naroon din, nagsalita din. Kaya hindi talaga purong salita ng Diyos ang Bible kasi si Satanas meron din salita doon. Yun ang kanilang pangatuwiran. Kaya liberal. Liberal ka ba? Hindi, siyempre. Orthodox! Pag sinabing orthodox, ay mula sa unang katuroang Kristiyano na nakaground, nakabatay sa turo ng mga apostol at mga propeta. Neo-orthodox, panahon ni Karl Barth. Pentecostal, ano ba tayo? Pentecostal, Baptecostal, ano ba tayo? Abkop o Reform? May nagsabi sa pastor, ano tayo? Abkop ba tayo o Reform? Alam nyo, itong mga ganitong uri ng pananaw sa church, ito yung minsan nakakagulo sa pagkaunawa natin sa kahulugan ng church. Di ba? Yung ating affiliation sa mga ganitong bagay, ang hindi ito yung true definition ng church. Hindi ito nakabatay sa attendance, sa yaman ng church, sa lokasyon, sa programa, sa affiliation, denomination, hindi dyan. Ang Bible, very straightforward, na nagbibigay sa atin ang tunay na kahulugan ng church. So what is the church according to the Bible? It comes from the Greek word ekklesia. Ano ba yung ekklesia? Isang asembleya. Ang kahulugan niyan. Asembleya, isang kongregasyon, isang grupo ng mga taong tinipon. So katulad ngayon, nandiyan kayo. Yan ay church. No? Kayo ang church. Ang building ay pinagtitipunan ng church. Okay? Sino ba ang church? Building o tao? Oh, yun tama. Tama ang inyong theology. Hindi building, ano? So, ito ay galing sa dalawang salita, yung ekklesia, doon sa salitang ek at saka kaleyo. Yung ek, hindi yun, ano, tunog ng baboy. Ek! Hindi ganon. Yung ek ay, ang ibig sabihin niyan, ay out. Out. Out ka. Sinong gusto mag-outside? Wala. Yan. Out. At yung kaleyo, ang ibig sabihin niyan ay tinawag. So, ang tunay na kahulugan ng church mula sa Bible, ekklesia, ay tinawag mula sa, called out from, tinawag mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Sino sa inyo nasa kadiliman pa? Wala. Gusto nyo nasa liwanag na? Ayun, yan. Pagka kayo nasa liwanag na, nasa church kayo. Kasama kayo doon sa mga tinawag ng Diyos. Ngayon, ang church sa Bible, ito'y pag-aari ng Panginoong Jesus. Mark 16 verse 18. And I'll tell you, Peter, upon this rock, and I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Pag sinabing church, hindi si pastor ang may-ari.
ang may-ari ng church, pag-aari ito nino, ni Lord Jesus Christ. Okay? Kasi kung ikaw ay pag-aari ng Panginoon, kabilang ka sa church, therefore, kanino ang church? Kay Lord. Hindi natin pwedeng sabihin, my church, our church, but the Lord Jesus Christ Church. Pangalawa, si Lord, love na love niya yung church. Love na love ni Lord ang church. Sabi ni Paul do sa Efeso 5:25, mga asawang babae, pakaibigin ninyo. Parang mali yata yun. Parang pinatutungkulan ni Paul ay, mga asawang lalaki, pakamahalin ninyo ang inyong mga asawa katulad ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia na kanyang ibinigay ang kanyang sarili para sa kanila. Diba? So, ibig sabihin, inihalin tulad dito ang pag-ibig ng isang asawang lalaki sa babae na asawa niya, parang katulad ng pag-ibig nino ng Panginoong Jesus kanino sa atin, sa church, na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. At ang Panginoong Jesus ang bumili o nag-purchase ng kanyang iglesia. Paano? Sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. Kaya sabi ni Apostol Pablo doon sa mga elder, doon sa mga nasa Efeso, doon sa Acts 20:28, bantayan ninyo ang mga tupa na kung saan ginawang kayong tagapangasiwa ng banal na espiritu. Inyong pastulin ang kawan ng Diyos, ang iglesia ng Panginoon, na kanyang binili ng kanyang sariling dugo. Di ba pagkadugo, tayong bumibili ng dinuguan? Di ba? Pero si Lord, binili tayo ng kanyang banal na dugo. Hindi kay Satanas. Tayo ay may utang sa Diyos at wala tayong pambayad. Kahit tayo mamatay, hindi natin kayang bayaran ng ating utang sa Diyos dahil sa laki ng ating mga kasalanan. Sino ang tumubos o bumili? Si Jesus. Yan ang ginawa ng Panginoon. Kaya napaka-importante ng pag-aari ng Panginoong Jesus ang church, mahal ng Panginoong Jesus ang church, binili ng Panginoong Jesus ng kanyang precious blood ang church. Alam niyo po, one of the oldest catechism, ang 1646 Westminster Catechism. At sinasabi doon, dinipine niya yung tungkol sa church. Meron dalawang paglalarawan sa church, yung tinatawag na universal or the invisible church, at yung tinatawag na visible or local church, na ito ay nasa daigdig na ito. So the visible church meaning local church all around the globe. Of the visible church, it states, ito yung sabi ng Westminster Catechism tungkol sa nakikitang iglesia sa local churches. Ito ang sabi, unto this Catholic visible church, Christ hath given the ministry, oracles, and ordinances of God for the gathering and perfecting of the saints in this life to the end of the world, and doth by His own presence and Spirit, according to His promise, make them effectual thereunto. Very old type of English. Sa Tagalog, sabi sa Westminster Catechism, sa pangkalahatang nakikitang iglesia, ibinigay ang ministeryo, ministry, ang pahayag, revelation, ang mga ordinansa ng bautismo at Lord's Supper. Anong layunin? Sa layuning tipunin, i-gather at gawing ganap to make them matured. Sino? Ang mga mananampalataya. Saan? Sa panahon nandito sila sa daigdig na ito, sa buhay na ito, hanggang sa katapusan ng daigdig, sa pamamagitan ng kanyang presensya sa kanila, sa pamamagitan ng Espiritong sumasa kanila, at ayon sa pangako na ito ay nagiging epektibo. So ito yung local church. Nandito yung ibinigay ng Diyos, ministeryo, revelasyon, ordinansa, anong layunin para tipunin ang mga pinili at gawing mga ganap ang mga mananampalataya to become matured in faith through the Spirit. So why is it crucial for us to understand the church as owned, loved, and redeemed
by Christ because mahalaga ang pagkaunawa sa layunin ng church dahil tulad na sinasaad dito sa Westminster, we are included in this church, in His church. Tayo kasama dito as member of His church, we are saved by Christ's death and resurrection. You are not a member of Villa Carolina Bible Christian Church because nabautismuhan ka lamang dito. O kaya naman ay regular kang dumadalo dito. You are a member of the local church na tumanggap ng ministeryo, revelation, at pagtitipong katulad nito sa ilalim ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Sa layuning ikaw ay iliniligtas upang ikaw ay tuluyang makalayo at mag-mature, lumayo sa kasalanan at mag-mature sa iyong pagkakilala sa Panginoon. Sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa kapuotan. Imagine that. Kaya maganda yung church eh. Hindi tayo itinakda ng Diyos na mahatulang maparusahan ng walang hanggang parusa sa impyerno dahil sa Panginoong Hesukristo. 1 Thessalonica chapter 5 verse 9, "For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ." Kaya very important na maunawaan natin itong mga turong ito ng Bible tungkol sa church that we are not ordinary people. Diba? Hindi tayo ordinaryong mga tao sa daigdig na ito. Hindi tayo tulad lamang ng mga miyembro ng isang social club. Lions Club, yan, maraming ganyan, no? Hindi tayo isang organisasyong pandaigdigan. Hindi tayo tulad ng isang Zumba class. Sino sa inyo mahilig mag-Zumba? No? Ang commitment sa Zumba, alam niyo ako yung nag-walking every time dyan sa sports complex. Alam niyo yung mga nagsusumba doon halos araw-araw, the same kind of people. Ang pinagtataka ko lang doon sa mga nagsusumba na yun. Sa kaso Zumba, hindi naman namamayat. Ano ba yung purpose? Sumumba na sumumba, yung pa rin ang katawan. Tataka lang ako kung bakit. Pero they enjoy being in the company of those group. Nandun sila. Okay? Hindi tayo tulad ng grupo ng mga engineers, ng mga doctors, o mga grupo ng mga congressmen, o mga senador, o mga grupo ng mga general na sundalo. Hindi. Mas matindi pa tayo kaysa sa kanila. Di tayo katulad ng mga grupo ng mga kabataan pag nag-concert si Bruno Mars. Wala nang maupuan. Wala nang makapunta dahil full pack. Hindi tayo katulad ng mga ganong mahihilig sa pagsasaya, sa pamamasyal. Hindi tayo katulad ng mga tao na makikita lamang sa church kapag may lakad ang church palabas, may outing, may kainan sa church, magsuswimming, may kasayahan. Hindi ganon ang nasa church ng Panginoon. Diba? Alam nyo, ang nasa church, sa panahong ang church ay nananagana at nagihikahos, kumakaharap ang church sa pagsubok, may kahirapang pinansyal ang church, hindi ito yung panahon para lumayo ka doon sa church na kinabibilangan mo. You stay in your church. At kapag may mga taong umaalis sa church at lumilipat sa gusto nilang uri ng church, dapat maunawaan nila na ang kanilang commitment sa Panginoon ay apektado. Hindi ganoon ang lubos nilang kakilala ang Diyos kapag iniwan nila kaagad ang church because the church is having difficulties. So we are different types of people because we belong to His church and we enjoy all the blessings of Christ. That is the blessing of what? Not money, not popularity, but the blessing of salvation from our God. Kaya tayo nandito sa church dahil tayo ay may kaligtasan. Iniligtas tayo ng Panginoong Hesukristo mula sa isang tiyak na parusang walang hanggang kamatayan sa apoy ng impyerno. Meron tayong pagpapalang pagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Meron tayong future blessing ng muling pagkabuhay at future blessing ng buhay na walang hanggan. Sinong gustong pumunta sa langit? Maraming gustong pumunta sa langit. Takot na mamamatay. Ayaw na mamamatay. Pero yun ang totoo. Ayaw pa natin dito. Pero ang totoo niya, meron tayong future blessing of eternal life because
we are in Christ and we are in His church. We belong to His church. And because we have obtained all of these blessings of salvation sa pamagitan ng ating pagiging na kay Kristo nung tayo manalig sa Kanya, ginawa tayo ng Diyos bilang Kanyang mga ambasador. Ano ba yung ambasador? Kinatawan ng isang bansa. Ang ambasador ng Pilipinas sa US ay sino? Si Ambassador Romualdez. No, di ba? Pag sinabi ni President Marcos, sasabihin ni Ambassador Romualdez sa mga Amerikano, ganito ang pinasasabi ng aming Pangulo. Yun ang trabaho ng ambasador. Tayo, ganun din ang ating trabaho. Ginawa tayong ambasador ng Panginoon. 2 Corinthians 5 verse 20, we are therefore Christ's ambassadors as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. So meron tayong mensahe bilang ambasador. Ang sabi ng Panginoon, ituro mo sa mga tao ang pakikipagkasundong aloko. Inaalok yung tinatawag na pakikipagkasundo. Bakit ba kailangan maging kasundo? Kaaway tayo ng Diyos sa ayon natin sa gusto dahil sa ating pagkakahiwalay sa Kanya dahil sa kasalanan. Kaya ang ginawa ng Panginoong Jesus ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos dahil sa Kanyang kamatayan sa cross. So we have this message to tell to this world the good news of Jesus Christ that they too can belong to His church and obtain salvation if they, like us, believe in the Son of God. So today, let us read from the letter of Paul to the Ephesians, chapter 2, verse 19 to 20. And one of the metaphors that we can find in the Bible to define the church. So ating buksan ng ating Bible, there's an English, so tingnan nyo kung meron kayong Tagalog sa inyong mga, meron ba kayong Bible. So basahin ko na lang sa English, kasi Tagalog naman yung magiging preaching. Ephesians 2 verse 19, sabi ni Paul dyan, so then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone, in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. Verse 22, in Him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Let's pray po muna. Lord, inyo nga po Panginoong ipaunawa sa amin ang malalim pang kahulugan ng church sa pamamagitan ng mga salitang ito na aming pagbubulayan sa tulong ng Espiritu Santo. Allow me, Lord God, to preach with conviction for us to see who we are, our identity, corporate identity that we have in the Lord Jesus Christ. I ask, O Lord, that you open our hearts and our minds so that we will live this premise joyful. We understood who we are in Christ. In Jesus' name, amen. So, konting background ng aklat ng Epeso, may dalawang bahagi, chapter 1 to 3, ito yung tinatawag na doctrinal, at chapter 4 to 6, ito yung tinatawag na practical. Okay? So, pag binasa mo yung buong aklat na ito, 6 chapters, 1 to 3, doctrinal, 4 to 6, chapter 4 to 6, practical. Sa doctrinal part, makikita natin sa chapter 1 pa lang, sa verse 3 to 14, Paul praises God for his sovereign grace and salvation. Anong ginawa ni Paul? Nagpuri siya. Bakit? Dahil sa mayamang biyaya ng pagliligtas ng Diyos na nai-enjoy na ng mga mananampalataya sa ngayon. Ang papuri ni Paul sa Diyos ay ito, dahil pinili sila ng Panginoon, ng Diyos Ama, they were chosen by the Father, verse 3 to 6. They were redeemed by the Son, verse 7 to 10. And they were assured by the Holy Spirit. So the Trinitarian God was involved in this work of redemption. So dahil dito, anong ginawa ni Paul? Makita niya ito sa verse 15 to 23. Ito ang aking gagamiting devotional message mamaya sa prayer meeting. Chapter 1, verse 15 to 23 ng Ephesians. Anong ginawa ni Pablo? Nagpasalamat siya sa Diyos. He prays to God. He prays for them, for the Ephesians, sa sila'y lumago sa kaalaman tungkol sa Diyos at maging aware sila kung ano ang meron sila kay Kristo na namamahala sa lahat ng bagay. So ito ang ating tatalakayin mamaya sa prayer fellowship. Ngayon, meron akong tanong dito. Doon sa verse 19 at sa verse 22, mababasa natin ang ganito, di ba?
So then you. Verse 19. Pagdating sa 22, in him you. Okay. Maganda yung ginawa ng pastor doon na nagsalita sa Santa Cruz, doon in the community. Gusto kong tularan yon. Sino itong mga you? Yung binanggit dyan sa verse 19 and verse 22. Kayo, kayo. Yun ang ibig sabihin ng you. Sila ay ang mga Gentile Christians. Mga Hentil na Kristiyano, mga Griego, hindi mga Hudyo. Kaya balikan natin yung verse 11. Sabi ni Paul dyan sa verse 11, therefore remember that at one time you Gentiles in the flesh. So ibig sabihin, itong you sa verse 19, sa 22, ay ang mga Gentile Christian. Dati, kayong mga Gentile Christian ay ito. Therefore, remember that one time you Gentiles in the flesh called the uncircumcision. Tawag sa inyo mga hindi tuli. Marumi. Pag sinabing hindi tuli, marumi at hindi kabilang sa Commonwealth of Israel. So, mga Gentile Christian ay dating mga tinatawag na dituli. Ang tipa ng pagtutuli ay mula sa Old Testament practice of being related to God's covenant with Abraham. Na mga Hudyo ay kabilang sa lahi ni Abraham sa bayan ng Diyos, sila lamang mga Hudyo, hindi kabilang ang mga Gentiles. No? Sila lamang ang binigyan ng Diyos ng tipa na ito para magkaroon sila ng natatanging pagkakakilanlan. They have this identity na ano? That they are the covenanted people of God, na sila'y bayan ng Diyos because they are related to the man of faith, Abraham. So, anong ginawa ni Paul doon sa verse 12? Ito. Sabi ni Paul sa Ephesians 2 verse 12, remember that you were at that time separated from Christ. Kayo mga Gentiles, alalahanin ninyo dati noon kayo hiwalay kay Kristo. Pangalawa, kayo'y mga taga-ibang lupain, alienated from the Commonwealth of Israel. Hiwalay sa pagkamamayan ng Israel. Kayo ay mga strangers to the covenants of promise, di kabilang sa mga nagtataglay ng pangako mula sa Diyos. You have no hope. Wala kayong pag-asa. Pag ang nawala ay pag-asa, pinakamabigat din. Ano? You have no hope. Ito pa, without God in the world. Pero may mga Diyos-Diyosan sila, di ba? Pero sabi ni Paul, wala kayong Diyos sa daigdig na ito because you are separated from Christ. So, ang bigat itong kalagayan dati ng mga Gentile Christians na ito. Ganon din naman po tayo, di ba? We are in the same parameters or level or condition, spiritual condition. Hindi lamang sila patay ang espiritu, wala silang access upang makilala ang Diyos tulad na mayroon ng mga Hudyo because sa mga Hudyo unang ibinigay ang Bible, ang kopya ng Old Testament, hindi sa mga Gentiles. Kaya sabi po ni John Stott, and I would like this phrase to be highlighted in our PowerPoint. Sabi ni John Stott, before coming to Jesus, Gentiles were Christless, stateless, friendless, hopeless, and Godless. Lahat na lang ng less. Ang maganda lang ang mga payless, Pancit Canton. Pero hindi na rin payless eh. Pero pag tinignan natin ito, lahat ng less nasa kanila. Ano? Ang bigat ng kanilang kalagayan. Kasama tayo dito. Ganyan po yung mga taga-Epeso dati na nais ni Pablo na alalahanin nila. Alin? Yung dating kalagayan nila na sila'y walang Kristo, sila ay walang bansa na kabilang sa bayan ng Diyos, sila ay walang hindi kaibigan ng Diyos, sila ay walang pag-asa at sila ay walang Diyos. Balikan natin yon para mabuo natin, mapagtibay natin kung bakit importante na tayo ay naging isang church ng Panginoon. So, para sa atin, alalahanin natin yan. Dahil kapag ang tinignan natin yung ating nakaraan, no? Nare-remember natin yung ating dating buhay at kung anong buhay meron tayo ngayon sa ilalim ng pangangasiwa ng Panginoon, napakalayo. Magpapasalamat ka talaga sa Diyos. Siguro kung hindi ako inabot ng Diyos, nakapatay na ako ng tao. Gaganti ako sa taong pumatay sa tatay ko. Nung patay ng tatay ko. Para ko si Fernando po Jr. Nung ilibing ang tatay ko, pinasok sa pansyon. Sabi ko, bumulong ako.
hindi pa tapos ang laban. Totoo yan. Kung hindi ako tinubos ng Panginoon, maaaring ako'y nakulong o nakapatay ako ng tao. Kung mamalingan ko yung pangyayari na yun. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, ako'y kanyang inabot. Alam niyo mga bata, kung kayo wala rito, naglalato kayo. Lato-lato kayo, no? Kung wala kayo rito, di ba? Tok, tok, tok. Eh, nandito kayo ngayon, hindi kayo naglalato-lato. Di ba? Kaya importante nandito kayo palagi pag Linggo. Babalik ba kayo sa Linggo? Ayan. Ito mga matatanda, tanungin natin. Andito ba kayo sa Linggo? Mahina, daig ng mga bata. Oh, andito ba kayo sa Linggo? Oh, ay, mga may edad na. Naku, isa. Hindi ka taka-taka pagdating ng Linggo, palagay ko. Baka mabilis yung ating pananambahan. So, alagi nating balikan yan kung ano dati tayo nang tayo'y wala sa Panginoong Yesus. Kasi katulad tayo ng mga taga-Epeso dati, kung hindi lamang tayo pinakipagkasundo ng dugo ng Panginoong Yesus sa Diyos, mananatili sa atin ang ibayong puot, wala tayong pag-asa sa buhay na ito. Wala tayong Diyos. Hindi tayo kabilang sa magmamana ng buhay na walang hanggan, patungo tayo sa impyerno ang kakampi natin si Taning. Pahay ka ba ang kayong kabibe si Taning? Di ba? Ang bigat ng ating kalagayan. Dapat alalaanin natin yan. At ito pa napakaganda nung ginawa ng kamatayan ng Panginoong Hesus, giniba niya ang len, yung pader na nagpapahiwalay sa mga Hudyo at sa mga Griego, sila'y magkaaway. Ang turing ng mga Hudyo, mga Jewish people, sa mga Gentiles, unclean. Hindi makikipag-ugnayan, hindi makikipagkaibigan. Mababa ang tingin ng mga Hudyo sa mga Gentile. Pero nung mamatay ang Panginoong Hesukristo, winasak na yung pader na yan na naghihiwalay sa dalawang magkaibang grupo o nasyon ng mga tao. Nung mamatay ang Panginoong Hesukristo, nagkaroon na lamang ng isang uri ng mga mamamayan. Anong uri ng pagkamamamayan? Mamamayan ng langit. Ikaw man ay Hudyo, ikaw man ay Hentil, kung may Pilipino, ikaw man Inchik, kung may Amerikano. Basta ikay na ay Kristo. Pogi ka man, panda ka man, matangkad ka man, mahirap ka man, umayaman, wala na yan. Nung ikaw ay tinubos ng Panginoon, ikaw ay kabilang na sa isang pagkamamamayan. Pag-aari ka ng Diyos, meron pa bang hihigit dito? Wala na akong alam. No? Yung maging anak ng Diyos, pinakamaganda yan ang pangyayari sa iyong buhay. At sa verse 18, ano makikita natin dyan? Sa verse 18, sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ng pagliligtas ng tatlong persona, ang mga taga-Epeso, Hudyo man o Hentil, ay ito pa, napakaganda. Parehas nang may access to God. Dati mga Hudyo lamang may access. Ngayon parehas na silang may access sa Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit na sumasa kanila. At wala nang superior na lahi. Dati ang tingin ng mga Hudyo, superior na race. Mga German dati, nung panahon ni Hitler, mataas yung kanilang pagtingin sa lahi nila. No? Mataas lang ng pagtingin ng lahing Pilipino eh. Walang iba kundi si ano, Crisostomo Ibarra. Di ba? So, napakaganda nito. Iisa na yung access. May parehong blessing ng salvation, may parehong pag-iingat na ibinibigay ang Panginoon kay Hudyo man o Gentile, basta na kay Kristo. Sabi sa verse 18, for through Him, we. Pag sinabing we, for through Him, Christ, we. Hudyo at Griego, meron na tayong access. We have access in one spirit to the Father. Dahil kay Kristo, may isa ring Holy Spirit na sumasa sa atin. Kaya sabi ni Paul sa verse 19, ito na, mag-upisa na tayo. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. Napakaganda nito. Hindi na kayo ikataga-ibang lupain. Kayo ay kabilang na sa mga mamamayan ng langit, ng mga banal at ng pamilya ng Diyos. So what is Paul's idea of strangers and aliens in this verse? Ano ba ang idea na ginamit ni Pablo tungkol sa Roman citizenship?
It's not about yung citizenship as a Jew. But ang nasa image ni Paul yung Roman citizenship. Kasi we know that Paul himself was a Roman citizen although he was also a Jew. He is not a stranger in Ephesus. Ang Ephesus ay isang Roman colony. Ito ay yung tinatawag na sentro ng pagsamba ng mga deity kay Artemis, kay Diana. At the same time, meron dito mga monumento ang alin? Ang mga emperador ng Roma. So ano ba ang pakinabang pagka ikaw ay isang Roman citizen ng panahon ni Pablo? Abay, napakalaki. It is a big deal if you are a Roman citizen at that time. Kasi marami kang privileges. Sabi ni Francis Layal, isang professor sa Aberdeen University sa Scotland, sabi niya, nung panahon nila Pablo, ang isang Roman citizen ay maraming pribilehyo. Pwede siyang mag-travel kahit saan lugar nang walang problema. Kumbaga sa ano, sa panahon natin ngayon, visa-free, ano? Pwede kang mag-cross country, wala nang visa. Kahit saan ka pumunta, basta doon sa Roman Empire, walang problema sa pagta-travel. Kasi you are always protected by the Roman law. Meron silang batas, ikay lagi protektado saan ka man pumunta. He was not subjected to the local law. May mga local law, katulad ng mga Hudyo, may mga local law yan. Mga lokal na kautusan, batas, hindi sila subject dyan. Malibang papahintulutan nila na sila'y magpasubmit sa mga lokal na law. At pwede nilang dalhin ang kanilang mga usapin sa korte. Meron silang ganoong kakayanan at sila'y pakikinggan ng korte. Why? Because they are Roman citizen. It's a great privilege for them. And they owed allegiance to Rome. And because of their allegiance to Rome, Rome will protect them. Yan. Kaya napakatindi pala maging Roman citizen. Napakalaking privilege. Ginamit ni Paul yung privilege na ito sa Acts chapter 16. Ano ba nangyari doon? Binugbog siya. No? Kasama si Silas doon sa Philippian jail. Diba? At sila ikinulong, binugbog. Sila ikinulong ng walang paglilitis at ito ay isang seryosong paglabag sa batas ng Roma. So anong gagawin ng mga judges, magistrate doon sa Philippians? Aba ay gusto nilang palayain na lamang sina Pablo ng tahimik na para bang wala na nangyari. Ngunit ano, hindi pumayag si Paul na basta na lamang silang palalayain na hindi sila sasamahan itong mga hukom o magistrates sa paglabas upang mapanatili nila ang kanilang dignidad. Na wala silang kasalanan, binugbog sila at ikinulong, wala silang kasalanan, ay kinakailangan samahan sila paglabas nitong mga hukom na nagpakulong sa kanila. Takot na takot sila noon kay Pablo. Dahil ito'y karapatan ni Pablo bilang isang Roman citizen. Ginamit din ni Pablo ang kanyang pribilehiyon bilang isang mamamayan ng Roma. Doon sa tinatawag na usaping meron siya. Ang tawag dyan po ay provocation. Ano ba ibig sabihin ng provocation? Ito ay kapag hindi ka nasisiyahan sa takbo ng kasong inilapit mo sa korte, pwede kang dumirekta ng apila sa Roma sa emperador mismo. Imagine, meron kang access sa emperador. Nangyayari yan doon sa Acts 25. Hindi siya nasisiyahan sa paglilitis ng kanyang kaso, umapila siya sa emperador. Meron siyang ganitong pribileyo. Maganda ba yan o hindi? Maganda nung panahon ni Pablo maging Roman citizen. No? Napakandindi pala nung mga pribileyo na yan na maging isang Roman citizen nung panahon na yon. At ang imagery ng pagiging mamamayan ng langit. Tayo, mamamayan tayo ng langit, hindi lamang tayo mamamayan ng lupa. Sino sa inyo taga San Pedro? Marami ba binibigay ang City Hall ng San Pedro? Sino ang taga Muntinlupa? Wow. Gusto niyo ba sa Muntinlupa? Pag tumakbo kaya ako kandidato, iboto niyo ako. So, meron mga pribilehe na maging isang mamayan ng San Pedro at Muntinlupa na hindi binibigay ng taga Muntinlupa sa ibang mga taga lugal. Di ba?
Diba? So, ganun lang kasimple yung ilustrasyon. Ngayon, tayo hindi na taga-mundo. Sinasan yung taga-mundo? Nandito pa rin naman. Tama ka, tama theology mo, tutoy, magpapastor ka nga. Dalawang ating citizenship, di ba? Tayo ay mamayan ng daigdig na ito at the same time, tayo mamayan ng kaharian ng Diyos ng langit. Dahil diyan, anong privilege meron tayo? Abay, mas lalong dakila yung mga privileges. Kung paano ng panahon ni Pablo, ang privileges ng isang Roman citizen ay maganda, ay mas maganda yung ating mga privileges na dahil tayo ay nakay Kristo, tayo ay miyembro ng church, tayo ay mamaya ng langit, protektado tayo palagi ng jurisdiksyon ng kalangitan. Kaya yung ating kaligtasan hindi na mawala. Hello? Anong meron? Pagkamamayan? No, sige. So, tayo ay protektado ng soberanong probidensya ng Diyos at tayo nagtatamasa ng lahat ng privilege at kalayaan ng pagiging isang mamamayan ng langit. Tayo ang pinakamalayang mamamayan sa daigdig na ito dahil pinalaya na tayo ng Diyos mula sa pagkakaalipin natin kay Satanas at sa kasalanan. Meron pa bang gaganda rito? Parang di kayo sumasang-ayon. Sino sa inyong pagod na sa paggawa ng kasalanan? Hindi nakakapagod, ano? Natutuwa pa nga yung iba. Ganyan yung taong alipin ng kasalanan, alipin ng kasiyahan ng mga kasamaan. So who are the you again? Ang you dito, sino sila? Yung mga Kristiyanong mga Gentiles na nasa Epeso na ngayon din ay miyembro or kabilang na sa pagkamamamaya ng kaharian ng Diyos at nag-i-enjoy na ng lahat ng mga pribilehiyo at mga pakinabang ng kanilang heavenly citizenship. Sino sa inyo nakapunta na ibang bansa? Diba? Pagka ikay foreigner sa ibang bansa, dapat lagi mong dala yung iyong alien registration card or visa. Diba? Paano pagka ikaw ay namamasyal doon at biglang tinanong ka ng polis, wala ka may pakita ni passport. Ang tawag dyan ay illegal, alien. Anong mangyayari sa'yo? Lagot ka, kulong ka, deported ka. Ganyan yung pakiramdam ng isang maging foreigner sa ibang bansa. Parang di welcome doon sa isang bansang iyon. Parang hindi nag-i-enjoy ng pribilehiyo ng bansang iyon. Dahil bakit? Hindi sila kabilang sa mga mamamayan. No? Alam nyo, pagka sa church, merong ditong sa church na ang feeling ay parang foreigner. Meron bang ganon? Yung bang nasa church ka pero parang feeling mo hindi ka kabilang. Parang you consider yourself a foreigner. Parang di ka welcome, parang di ka nag-i-enjoy ng mga privileges as a church member, lalo na yung manurture or mapalakas ka sa faith. At dahil ang feeling mo ay para kang foreigner, you'll act like a foreigner. Kasi ang feeling mo para kang foreigner sa church, that's why you act like a foreigner. So, paano nangyayari yan? Alam nyo yung foreigner, hindi, di ba ang foreigner, lalo kung kayo ay pupunta sa ibang bansa, 2 weeks lang, pupunta kayo magmamasyal, foreigner kayo. O kaya mag-study kayo for 2 years, student kayo, foreigner pa rin kayo. So, ang tatawagin natin, parang ilagay natin sa konsepto na parang bumibisita lang sila sa bansang iyon. Hindi yun ang kanilang permanenteng bansa. Tama? Sa church, ganun din. Meron mga foreigner din sa church. Yung bang bumibisita lang sa church, no? Sa halip na palaging Sunday naroon sa church, bumibisita lang sa church. Pag church anniversary, andyan. No? Pag may occasion like Christmas, ba andyan? May regalo eh, di ba? Pero pag summer, mainit. Pag tag-ulan, mababasa. Pag mainit, wala ng aircon, wala na. Wala na sa church. Ang tawag dyan, mga foreigner. Member ng church, pero they act like a foreigner para mga bisita lang. At ito pa matindi. Bibisita lang sa church pag gusto.
Oh, meron bang foreigner na Kristiyano dito? Yun ang ibig ko sabihin. Ano? Merong ganyan. Marami mang ganyan sa local church, foreigner, ang tingin nila sa sarili, hindi nila nakikita ang sarili bilang kabilang sa mga tinubos ni Jesus at bahagi ng kanyang katawan. Dati silang kapamilya, ngayon naging kapuso na. Dating dabarkads, ngayon dibabadka. Badka. Dati dabarkads, ngayon dibabadka. Bakit ka bad? Eh kasi umalis ka. But we pray that they will learn to come back. At mangyayari lamang yan kung maunawaan nila kung sino sila kay Christ. Kaya importante yan. So the you here is also called saints. Sino sa inyo ang naniniwalang sila ay santo? Ako ay santo. San Pilimon. Diba? Sino naniniwala doon? Ayaw mo maniwala? Pag ikay na kay Kristo, ang tawag sa iyo ng Panginoon, santo. Nandyan yan sa ating pinag-aaralan sa verse 19. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints. Ito pa, member of the household of God. Ngayon, paano ka naging santo? Gayon tingin mo sa sarili mo ay parang nagkakasala ka pa rin, which is true. What makes Christians saints or holy? Yan ang magandang tanong. Kasi ang salitang holy, hagios, hindi kagios, hagios, H-A-G-I-O-S, sa Griego, ang kahulugan nito ay sacred. At ito ay iniuugnay sa salitang house of God or temple of God or dwelling house of God or the edifice of God. Yun pala. Kaya naging holy ang isang Kristiyano dahil sa kaugnayan niya sa Diyos. What makes Christian holy or saints is this, the indwelling presence of God among them. And that is the Holy Spirit. You have the Holy Spirit, that's why God calls you saint. Santo ka. Ano? Santo. Parang hindi ka naniniwala santo kayo. Huh? Ay ba yung maayon, santo kayo? Hindi ko matanggap, pastor. Tawagin mo na lang akong angel. Mukha ba angel? Mukhang fallen angel. Hindi dar. So, santo tayo dahil sa Holy Spirit na nasa sa atin. Ito ay in-import sa atin ng Diyos. Hindi ito ating sariling nature na tayo santo. Kundi ito ay pinagkaloob sa atin ng Diyos, ang taguring ito, dahil sa kanyang kagandahan loob ng tayo kanyang inligtas. Ngayon, hindi lang tayo santo, kundi tayo kabilang sa pamilya o sambahayan ng Diyos dahil sa ginawa rin ng Panginoong Jesucristo, tayo kabilang sa kanyang bayan. Ibig sabihin ito, tayo kabilang sa tatlong pamilya? Hindi. One family, that is the spiritual family na meron tayo. Sino sa inyong ang pamilya ay buo? Yung buo. Yung hindi watak-watak, alam niyo yon, yung buo. Di ba napakaganda niyo? Yung bang sama-sama kayo palagi sa isang bahay? Sama-sama kayo sa hirap at sa ginhawa? Sa kasiyahan at sa kalungkutan? Sama-sama kayo, isa kayong pamilya? Nanaisin mo bang mapabilang sa ganyang uri ng pamilya? Siyempre naman, di ba? O, sino naman nakakita ng pamilyang watak-watak? Ang hirap ng pamilyang watak-watak. Hindi dito ibig sabihin ko yung tatay nasa abroad, ay kayo watak-watak, hindi ganon. Ang ibig sabihin ko ng watak-watak ay ganito. Yeah, mga kabataan, makinig kayo ha. Halimbawa, ikaw ay anak at kabilang sa isang pamilya at ang iyong magulang ay dapat kasama mo at nag-aaruga sa iyo. Ngunit mas pinili mo na ikaw ay tumira sa bahay ng iyong kaibigan at ayaw mo nang umuwi ng bahay. No? At sa tuwing sila'y magsasama-samang kumain sa pagkainan, bakanti yung upuan na iyong dating inuupuan. Masigla kaya ang pamilyang ito pag wala yung kahit isang anak na doon pinili
na mamalagi sa bahay ng barkada hanggang sa umantong sa kulungan. Diba? Hindi magiging masaya. So, dapat doon nakita ng anak na siya ay talagang kabilang sa isang pamilya, bagamat walang perpektong pamilya, pamilya mo pa rin. Kaya, mahalin ang pamilya dahil sa Panginoong Jesus. No? So, ito yung pamilya ng Diyos, ang iglesia. At ikaw at ako na nakay Kristo ay binilang ng Diyos sa pamilyang ito, hindi ito perpekto. Merong imperfect pastor, elders, deacons, ministry leaders, imperfect members, pero ang tawag dito ng Diyos ay banal. Pamilya ko yan. Kaya huwag mo yang labanan. Huwag mo yang siran. Huwag mo yang watak-watakin o paghiwa-hiwalayin. Dahil banal ang tawag ko dyan, tinubos ko yan ng mahal kong dugo. Sino ka para paghiwa-hiwalayin ang kawan ko? Ito yung ayaw ko mangyari bilang isang pastor na ako'y maging kasangkapan para magkaroon ng split o paghihiwalay ang church. Kasi ito'y iglesia ng Panginoon, ito'y banal. At sa bawat pamilya ng Diyos o sa ating mga pamilya, meron tayong mga tungkulin, ibang tungkulin ng magulang at anak. Na ating dapat gampanan, anong layunin para ma-build up ang isa't isa. Sabi po ni Tony Merida, isang pastor sa Imago Dei Church or New Orleans, USA, sabi niya, "The church is not a building we go to or an event we attend." Ang church daw ay hindi gusali na ating pinupuntahan o isang pagtitipon na ating dinadaluhan. The church is family. Ang iglesia ay pamilya. Living life together on mission. Namumuhay na sama-sama sa isang mission. Kaya sabi pa niya, be careful not to treat the church as a hotel. Maging maingat kang tratunin ang church like a hotel. Ano ba ang hotel? Visiting a place occasionally. And then you give a tip when you are served well. Yun ang hotel. Instead, ang tingin mo sa church, pamilya, iisang tahanan, iisang lugar. Doon kayo sama-samang bumubuo ng mga pangarap. Yan ang church. So, ganyan ang ating dapat makita. No? Sa pamilya ng Panginoon. Ito ay hindi pamilya ng Mendoza o pamilya ng Cervantes o pamilya ng Rigazzo. Nasasabihin niyo, sila-sila lang. No! Ito ay pamilya nino? Ng Diyos. That's the right understanding of the church. Pag ang tingin mo, pamilya lang nila, aalis ka talaga. Kasi hindi mo nakakita na ito imperfect it might be. And that is also true. But this is God's family. And you belong to it. Hindi mo yan iiwanan. So, pamilya. Ito pa. Ang church ay tahanan ng Diyos. Kasi dito sa New Testament, makikita natin ang images ng church bilang tahanan din ng Diyos. Kasi sabi doon ni Paul sa 1 Corinthians 3:9, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin, kayo rin ay gusali. You are the building of God. The church is God's building. Metaphor yan, hindi talagang literal na building. Spiritual building, ibig sabihin diyan. Sa verse 20, ang sabi ni Paul sa Ephesians 2 verse 20, and church built on the foundation of the apostles and prophets. Nakatayo sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta. Ito ang katangian ng church na ito ay nagpapatuloy na nakatayo sa natatanging pundasyon na ito. Na habang ang church ay tumatagal at tumatatag, ay patuloy siyang nalilinis mula sa anumang ibang source ng kapangyarihan o ibang source ng mga katuruan na tumatakip sa tunay na karakter ng church na nagtatanggal ng anumang kaguluhang dulot ng mga ibang sources na ito. At dahil na itayo ng church sa isang pundasyon, ang pundasyon ng mga apostol. Sino ba mga apostol? May mga apostol pa ba ngayon? Asarap tawagin eh, parang medyo mataas-taas yata yung position ng apostol kaysa sa pastor. Ano? Parang gusto ko yata tawagin nyo kaya ako apostol. Parang maraming ganun ano ngayon, yung apostol ah. Pero may apostol pa ba?
wala nang apostol ngayon at wala na ring apostolic ministry na tinatawag. Bakit? Kasi itong kaloob ng mga apostol sa Efeso 4, apostol, guro, ebanghelista, pastor, itong kaloob ng pagiging apostol, ito ay sa panahon lamang ng pagtatatag ng pundasyon. Pampundasyon lamang. And once the foundation of the house is laid, you do not need to build another two or three more foundations. Kaya tigil na ang kaloob ng apostleship. Wala nang apostol ngayon. Ito ang unang kaloob ng Diyos sa church. Hindi ito gift na transferable. Kahit na ano pang patong ng kamay, gagawin kitang apostol. Hey, wala nang ganyan. At ito yung gawain o ministeryo na hindi na rin nauulit. It is unrepeatable. Kaya yung sasabing sila apostol, mga bula ang apostol. Liban na lang kay Pastor Mon. Bigang bumawi pa. Kaya huwag niyo akong tatawagin apostol. Pastor na lang. So, nakatayo ang church sa pundasyon ng katuruan ng mga apostol at mga propeta. The nature of the church as God's building, spiritual building, is twofold. Number one, its foundation remains the same. Mula pa sa unang church sa Jerusalem, mahigit 2,000 years ago, hanggang sa ngayong kasalukuyang panahon, hanggang sa darating na panahon, kung hindi pa darating si Lord, ang pundasyong ito ay pareho. Hindi na magbabago. Magbago man ang panahon at henerasyon ng tao, iisang pundasyon lamang yan. And through the preaching of God's Word, the Gospel of Jesus Christ, as taught to us in the New Testament by the Apostles, wherein men and women, boys and girls are called to repentance and faith, the church is being built. So same teachings, same message, the gospel, that is the foundation. Number two, after the church is built on the foundation of the gospel preaching, God continues to work to build up. Pag pinansin ninyo yung ating pinag-aaralan talata, makikita natin doon yung being built doon sa huli. I think sa verse 22 yon. Being built, di ba? Yung sa verse 20, built on, and then doon sa verse 22, being built. It's still in the process of being built. Tama? Ano ibig sabihin yan? Ito ay bagamat na itatag ng pundasyon at nagaitayo na ito, ang church ay patuloy na binibuild up ng Diyos. Yan ang makikita natin dito. Binibuild up. Bakit? Because God continues to work to build up His church, which is He strengthens the church, He edifies His church, and God is still in the business of building up His church, and for this building up to continue until Christian maturity is attained. Anong ginawa ng Panginoon sa Ephesians 4? God gave the church various spiritual gifts for equipping up the saints. He gave the church apostles, prophets, teachers, evangelists, and pastors, and other spiritual gifts that are profitable for upbuilding. Kasi naitayo na ang pundasyon, that is the Christ, the gospel. At yung being built, kailangan yung upbuilding. Anong ginawa ng Lord? Hindi niya pinabayaan. Nagbigay siya ng mga kaloob, mga pastor, mga guro, evangelists, prophets, para sa upbuilding. You know, ang pundasyon ng bahay, ito at gusali, ito yung pinakamatibay na bahagi. Tama? Tama ba, Architect Ramil? Ito dapat yung pinakamatibay. Why? Because the foundation holds the entire building. Its height, its width, its depth rely heavily on the foundation. The foundation of the building must withstand the test of calamities, even the test of times, para di bumagsak ang buong building. O dapat matibay ang pundasyon ng building. Kasi kung hindi, madaling bumagsak. So the saints, the household of God, and all Christians, listen, are built on this tested, strong foundation of the apostles and prophets. And the foundation refers to this, to here, as teachings about Christ. The prophets foretold His first coming, while the apostles witnessed
His coming. What about us? We are part of church history, Christ's redemptive history. Tayo naman, tayo kabilang sa mga naghihintay. Kung ang mga propeta ay nagpatotoo sa unang pagdating ng Panginoon at ang mga apostol ay nagpatotoo na nakita nila ang mismong pagdating ng Panginoon, tayo no na church, tayo na nakay Kristo, tayo naman ay naghihintay ng kanyang ikalawang pagbabalik. Ayan. Mahalaga ba ang teaching sa church? Yung mga bata, tinuturuan kayo ng Sunday school. Importante yan. Sa Sunday school, makinig kayo sa inyong mga teacher. Bakit? Kasi itong pagtuturo ng salita ng Diyos, ito ang magdedetermine ng paglago natin sa dalawang larangan. Una, lalago yung faith natin kay God. Pangalawa, lalago ang ating buhay. Ang ating pananampalataya at ating pamumuhay ay nakadepende sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Sabi nga ng isang pastor, the church stands or falls based on its faithfulness to the teachings of the scriptures. Ang iglesia ay tatayo at babagsak batay sa kanyang katapatan sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya ang iyong pagkaunawa sa kahulugan ng church mula sa aral ng Bible ang magpapatibay ng iyong sarili, ng iyong pagtatalaga ng iyong sarili dito sa church, na ikaw ay mamamayan ng langit, na ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos at ikaw ay gusali ng Diyos, spiritual building of God. Kaya, as I end, kasi hindi ko tatapusin itong verse 21 to 22, naka-reserve yan sa next Sunday. Okay? Etong gusto kong maging aplikasyon natin. Pagtibayin natin, ang alin, pagkaunawa natin sa kahulugan ng salitang church, sa pamagitan ng pag-unawa natin sa ating corporate identity as people of God. Pagkilala mo na ikaw ay kabilang sa pagkamamayan sa langit, iba ang magiging gawain mo at commitment mo sa Panginoon at sa kanyang iglesia. Na ikaw ay fellow citizens of the kingdom, that ikaw ay member of God's family, at yan naman ay totoo dahil sa iyong kaugnayan kay Kristo. Therefore, I urge you, commit yourself to becoming a faithful disciple of Christ by becoming a committed member of His church. And the church that you are now here is the Villa Carolina Bible Christian Church. So next Sunday, tingnan natin yung mga susunod na talata, verse 21 to 23. At ito ay may kinalaman sa tayo ay peace, bahagi ng templong binubuo ng Diyos. Ganda yan, no? Saan kayo nakakita ng isang hollow block na nandoon lang na hindi kabilang doon sa building? May saysay ba yung hollow block na yon? Bagamat yun ay design para sana sumapi sa pagtatayo ng building? Wala. Okay, pray mo na tayo. Lord, alam namin na kayo ang tumawag sa amin mula sa kadiliman. Nilipat mo kami sa liwanag at ito'y iyong biyaya sa amin. Nawa, hindi po kami tumitingin sa panlabas ng mga katangian na amin nakikita sa church. Yung ba madali kaming mag-give up? Makakita lang kami ng imperfection, ng kamalian, ng kasalanan. Makakita lang kami ng mga katamaran. Makakita lang kami ng di kagandahan sa church. Agad, bumibitaw na kami. Humahanap na kami ng ibang church. Nawa, hindi po ganun, Panginoon, ang buuin mo sa aming puso. Sa alip, makita namin kung anong ginawa ng Panginoong Jesus para mabuo at maging kabilang kami sa kanyang church. At yun ay walang iba kundi ang kanyang pag-aalay ng kanyang sariling buhay, na kami ay pag-aari ni Kristo, na kami ay tinubos ng dugo ng Panginoong Jesus Kristo at kami ay patuloy na minamahal ni Kristo sa kabila ng aming pagiging hindi perpekto. Amin pong hiling ang inyong patnubay sa lahat ng mga mensahe na mapakinggan namin na lalo pang magpapatibay sa aming pagtatalaga ng sarili sa inyo at sa isa't isa sa ikararangal ng aming Panginoong Jesus. Amen. See you next Sunday. Okay?